Kenta Pin, pinaulanan ng 3 ang Ginebra. Narch Pinto naman, nasapok ng import ng Phoenix. Unexpected ang ending ng laban. Barangay Ginebra versus Phoenix Super LPG. Masusubukan na ng Ginebra ang lakas ng import ng Phoenix. Magkadikit sa standings ang dalawang koponan na ito. Labanan ito ng 2nd seed at 3rd seed. Ang Phoenix ay may 5 ng panalo at isa pa lamang talo. Habang ang Barangay Ginebra naman ay may 4 ng panalo at isang talo rin. Still no Scotty Thompson pa rin sa Ginebra. First quarter, naka-3 agad si Perkins. Pero sumagot naman agad si C-Stan, maagang ng bulldoze sa loob. Jamie Malonzo, open na open na sa pass break pero namintis pa ang kanyang layup. Pero next possession, na-redeem naman ito ang kanyang sarili matapos magpakawala ng isang monster dunk. Tony Bisha, pinaingay pa lalong Ginebra crowd sa Batangas after ng kanyang one-handed dunk. Tapos sinundan agad yan ng another 3-pointer ni Jamie Malonzo. Great start para sa kanya, meron na siyang 12 points dito sa first frame. Pero nakarally naman ng Phoenix at nakuha nilang huling kalamangan ng first quarter after ng 3 ni RJ Hazul. Natapos ang first quarter sa score na 22-20. Second quarter, naka 6 straight points agad ang Ginebra. Tapos naka 3 points pa ang rookie nila na si Ralph Ku. Pero nakabawi agad ng 3 ang import ng Phoenix na si Jonathan Williams. Narge Pinto nga lang sumagot ulit ng 3. Sinundan pa ulit yan ng another 3 points ni Ralph Ku. Just like that, naka 2 3 na dito ang rookie. After niyan, nasapok naman sa ilong si Narge Pinto ni Jonathan Williams. Medyo natagalan nga ang paghilata nito sa sahig dahil sa sakit. Bago naman matapos ang second frame, Richie Rivero finally naka-score na matapos mabokya sa first quarter. Pinasayaw niya si Tony Bishop sa kanyang crossover. Natapos ang first half, lamang ang Ginebra 43-36. Third quarter, back and forth agad ang Ginebra at Phoenix sa simula ng quarter. LA Tenorio nakapuntos na sa kanyang pull-up shot. Jonathan Williams naman lumipad sa kanyang one-handed dunk. Bago matapos ang third frame, uminit sa labas ang rookie na si Kenta Pin. Naka 8 straight points siya. Nakalamang na rin tuloy ang Phoenix dahil sa kanya. Pero after niyan, nakasagot naman ang 6-0 run ng Ginebra. 4 points dyan ay galing kay Jamie Malonzo. Natapos tuloy ang third quarter, nabawi na ulit ng Ginebra ang kalamangan sa Phoenix 63-58. Fourth and final quarter, nakatabla agad ang Phoenix dahil sa kanilang 5-0 run. Pero Japet Aguilar naka end one play. Nashoot niya rin ang bonus free throw at balik ulit sa 3 kalamangan ng Ginebra. Kaso Tyler Tio tinabla ulit ang laban sa kanyang 3-pointer. After niyan, another 3-pointer ang pinakawalan ng Phoenix, this time by Larry Muyang. Tapos nakadakdak na naman ang kanilang import na si Jonathan Williams. And then nakatres naman si JJ Alejandro. Naging 8 points na tuloy ang kanilang kalamangan, 76-68. Napilitan tuloy tumawag ng timeout si Coach Tim Cone. Off the timeout, may 4 straight points na sagot agad ng Ginebra. Yun nga lang, matagal-tagal silang napako sa score na 72. Around 2 minutes, nakatres na naman si Kenta Pin. Lamang na ng 8 points ulit ang Phoenix, 80-72. Pero buti na lang, LA Tenorio nakasagot ng clutch 3-pointer. Tapos Tony Bishop, clutch step back jumper. Baba na lang sa 3 kalamangan ng Phoenix, 80-77. After niya, nakaforce pa nga ng turnover ang Ginebra. Pero ang ganda nga lang ng depensa ng Phoenix down the stretch. Kaya nahirapan tuloy makatira ang Ginebra. At naikumpleto tuloy ng Phoenix ang upset victory sa score na 82-77. Meron na silang 6 wins. Jonathan Williams, pinangunahan sila with 24 points at 23 rebounds. Kenta Pin naman, sinundan siya with 18 points. Sa Ginebra naman, namiscore ng 21 points si Tony Bishop. Tapos 20 points naman si Jamie Malonzo.